Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa YouTube channel. So ngayon guys, dito tayo sa isang kliyente na kung saan si client is magpapa-wiring installation sa bahay. So ngayon guys, tutukan nyo itong wiring installation na to kasi dito guys, bibigyan ko guys ng maraming tips sa pagpa-wiring installation. So ang mangyayari guys dito is general wiring installation. So subaybayin nyo guys yung mga gagawin ko, yung mga technique para sa ating installation din sa bahay na to. So ngayon ay papakita ko sa inyo yung bahay ng ating wiring yan. Okay. So guys, andito tayo, papasok tayo sa bahay. Yan. So ito yung pinakang main bahay na wiring natin. So itong bahay na to is sabi ni client is pag gagawin daw karinderya yung restaurant style, mga short order. So pasok tayo guys sa loob. So ito yung loob niya. Yan. So yan. So hindi pa lang daw ayos eh. So ang mangyayari is wala pa siyang wiring talaga rito. So ngayon tayo magwa-wiring nito. So mamaya i-update ko kayo kung saan nakalagay yung mga ilaw natin, tsaka yung mga submitter natin, tsaka mga breaker. Okay, so ito yung ating mismong wiring yan. Okay, so now proceed muna tayo sa ibaba. So ang unang gagawin natin is kakabitan muna natin ng service entrance para di tayo mamroblema. Okay, so now meron andito tayo sa baba. So naito na yung PVC natin tsaka yung ating butane gas para mabilis natin na mabaluktad yung ating tubo. So now is papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng service entrance sa labas tsaka magbend ng tubo, yung proper bending. Okay, so hintay nyo lang, wait lang. So now guys, ang kailangan natin is mag gloves muna tayo kasi mainit yung gagawin natin eh. So ito yung basahan po natin. Okay na ho ito. So ngayon ibebend na natin yung tubo mga 45 degrees na haba. So ito guys yung ating dito yung kakabit yung ating service entrance yan sa gitna na yan. So sinukata ko na siya. Sis 100 isang metro. Okay? So now isa babaluktutin muna natin yung PVC. So last meeting guys is naitapit natin yung pagbabaluktot natin yung PVC. So now babaluktutin muna rin dulo. So pagkabit guys ng butane gas, makikita ito yung ating butane gas, ito yung ating torch para mag-init. Yan, okay. Now, kainitan na natin yung tubo. So hintayin nyo lang guys, kailangan na mainit na yung ating tubo. So kailangan mabilis yung kamay mo kasi kapag na-stack up yung apoy is pasusunog yung ating PVC. Kailangan is mabilis yung kamay natin pagpapalaktot ng ating tubo. So okay, ganyan lang siya. Okay siya, bumindi na siya. So okay na. So now okay na siya. So ngayon babalaktotin natin. So yan. Kailangan iaayon natin kasi kapag binigla natin yung ating pagpaluktot is nayuyuping gitna, kailangan is dahan-dahan lang. So kailangan susuporta natin gitna yan. Yan, so pag okay na siya guys, pagpantay na tsaka natin papasay ng basahan. Yan, medyo may din dito guys sa gitna para hindi siya mayupi, para pulido yung ating pagkabaluktot ng ating tubo. So now okay na siya. Yan, ganyan lang siya pagbalok ko. So easy lang yung pera ko sa sarili nyo. Yan, so okay na siya na. So now guys, ito yung ating service entrance. So 3-4 siya. So ayan yung ating pagkabaluktot pagpapainit. So naka-ayon lang, pulido yung ating pagkabaluktot. Ayan, okay siya. Tapos ito yung ating dulo. Yan, so ito yung bending natin. Yan, okay, 45 degree lang siya guys. Okay na. So ang gagawin natin guys is susuksukan na natin ng wire para mabilis. So ngayon guys is ikakabit na natin yung ating service entrance dito sa ating so ito yung ating male adapter tsaka yung ating entrance cap. So ang gagawin natin guys, yung male adapter natin ilalagay muna natin dito sa ating dulo sa ating PVC, and then lalagyan natin siya ng Neltex. So guys, yung ating Neltex. So si Neltex guys, siya yung magpipit dito sa ating PVC or magdidikit sa ating male adapter para hindi siya makalas once na inanan natin.
nilagyan natin yung entrance cap. So, gagawin lang natin is kumuha lang tayo ng papel. So, yan. Gagawin lang natin is lagyan lang natin ng ano, nil-text itong natin. Yan. So, ayan. Napakadali lang, guys. Lagyan nyo lang siya ng nil-text. Yan. Pagkalagay natin, yan, okay na siya, no? Tapos lagyan natin siya rito. Yan. Stop. So, ang gawin lang natin is, enjoy lang natin siya ng mga ilang minuto kasi mabilis lang naman siya tumigas. Para kasi, ang purpose kasi guys ito, paglagyan ng Heltex is hindi pasukin ng tubig yung ating entrance cap. Okay? So, hindi lang siya tumigas. Okay. And then guys, ito yung ating wire na gagamitin natin. Yan. Yung sukat guys ng wire natin is 8.0, so number 8. So, gamitin yan sa entrada kasi yung ating breaker is 30 ampere lang, pero mas maganda guys isa medyo malaki na yung wire natin para sigurado tayo na iwas sunog. Okay, so now ang gagawin natin is ipapasok natin dito sa ating tubo yung ating wire. So ang unang gawin natin is marking yan muna natin kasi yung ating wire is isa lang ang kulay, so lalagyan natin siya ng marking tanda. So lagyan natin siya ng tape dito. Yan, okay na. And then yung kanyang dulo din, dulo nito. So so ito yung dulo guys. So yan, itipa natin yung dulo. Yan guys, may tape na. So and then ang gagawin natin is ipasok na natin yung wire sa ating PVC. Okay, ito. So ipasok natin sya dito. Yan, basic lang, nakakadali lang, pasok nilahang yan, pasok lang sya yan. So okay na sya guys, naipasok natin. So yung ating haba guys dito sa ating entrada, sa ating entrance kapag ay dito is ang ating haba guys ng ating entrada sa labas. Pag ating entrance cap, yung wire dito is 1 meter, yung pinakang standard nya kasi yun yung nakalagay sa Philippine Electrical Code, yung standard nya is 1 meter. Okay, so now ang gawin natin is ilagay na natin yung ating entrance cap. So pag yung entrance cap is tanggalin muna natin ating screw. Yan, so mabilis lang sya, ganyan tanggalin lang natin sya. Tanggal na siya guys. So yung entrance cap natin, so ipasok na muna dito sa loob para maikot na natin yung thread. Yan. Ito. Iyan natin, putan na natin. So now guys, butasan natin yung ating ito, yung paglulusot ng wire sa ating entrance cap dito. So ngayon butasin natin ng dalawa para dito sa ating line 1 tsaka line 2, okay? So pagbutas, madali lang, ganyan lang sya, oh. So malambot lang sya. Tasin, hindi katulad ng ibang entrance cap is malutong. So ano lang to, goma lang, parang style goma lang, mabilis lang sya butasin. So ayan, so apakadali lang, basic na basic lang. So after nyan, please ilagay na natin dito yung ating wire sa loob. Now, alagay natin dito. And then, yung wire, ipasok na natin. Okay? So, ito yung ating pagpasok. So, yung pagpasok guys, napakabilis lang. Ilagay lang natin sya, oh. Pasok, ganyan. So, yan guys. Pagpasok yan, tapos ilusot natin dito. Ating so ganyan lang guys pagpasok, napaka basic lang, napaka dali. So medyo matigas sya kasi malaki yung ating wire, eh. Okay, so ayan, napaka basic lang. Ayan, oh, ganyan na. So okay na sya, naipasok na natin. And then lagyan natin yung ating cover. Okay, so madali lang ang cover, ganyan lang. So ipitan ulit natin yung ating screw dito sa ating entrance cap.
Gano'n lang ka-simple paglalagay natin ng wire sa ating PVC pagkakasanang natin yun ng entrada sa labas. Okay. So ayan, mga 1 meter yung haba niya. So gagawin natin dito sa wire na to is papaikuti natin sa tubo para mas maganda siyang tingnan. Okay. So sa pagpapaikot lang dito guys sa ating tubo, napakasimple lang. Ganito lang siya. Yan. Yung tubo, ganyan. Paikuti natin. Yan, napakasimple lang. So guys, ganyan lang kasi implication pagkasan ang entrada kasi kaya ako ginayaan, pinagutan sa tubo kasi once na kinabitan na siya ng line 1, line 2 is kapag nababa na siya, magbabounce na yung kanyang wire, nagagayin nyo lang. So hindi siya agad-agad basta-basta may higit o yung may higit yung wire dito na pinasok sa tubo. So yan yung purpose guys. Kaya pinagut sa tubo, okay? So ayun lang siya. So ito yung ating yan. Tapos yan. So mamaya susuplayan natin itong bahay. Okay. So ngayon guys, naikas ako na yung ating service entrance. Yan. Ayan, ayan yung service entrance natin. So pasok tayo sa loob, tatap na natin sa ating electric meter tsaka sa ating breaker. So now, dito tayo sa loob. So kakabit na natin yung ating service entrance sa ating electric meter. Okay? So relax lang kayo. So now guys, ito yung ating electric meter. Yan, so sobrang init dito sa loob. So ito yung ating line 1, line 2 galing service entrance sa labas yung kinasaw kanina. So ito yung ating electric meter. Dito natin itatap yung ating breaker. So sa pagtap ng electric meter guys, so meron ng diagram dito. So sabi ko nga sa inyo, ayan, yung ating input, kung mapansin nyo, nandito. Tapos nandito yung line output natin sa kabila. So ito yung ating neutral, dito nakatap sa gitna ng ating meter. So input natin ito, so na ito siya. So yung output natin, line output dito, dito naman sa kabila. Okay, ito yung ating main, yung main dito, ito yung ating output. So yung line 1 natin, line input natin dito tsaka line output, tapos ito yung ating neutral. Okay, so huwag kayong malilito. So okay, ngayon itatap na natin. Okay, dito sa ating electric meter, so meron siyang continuity. So iti-test natin. So mapapansin nyo, yung terminal dalawa rito, yung yan, so neutral siya. So ibig dapat is meron siyang continuity dito sa ating electric meter. So kukuhain natin guys. So i-range lang natin ating electric sa ating multi-tester sa ating continuity or times 10 or times 100. Okay, so ayan, pumapalo yung ating electric meter. So now kukuha natin yung continuity nitong electric meter. Dito, ito yung ating line input, tsaka ito yung line output, sa kailangan papalo siya. Tingnan nyo ha. So, ayan, pumapalo siya. So, ayan. Ayan. Pumapalo, tapos ito, pumapalo rin. Okay. No, pumapalo siya, so good. Okay yung ating tester. So, ito yung ating neutral. Okay. Yan, sa gitna. Tapos ito yung ating neutral din, continuity. So ayan, magkasama siya. So ibig sabihin guys, yung ating line side, yung ating input dito, dito yung ating output dito. Okay, so kayo malilito. Ngayon itatap ko na. Okay, so so ayan. Ganito yung wire kasi sayang kung puputulin. Okay, so ganito. Okay, so now balta natin. Yan. So guys, ito yung ating line 1, itong may tape. Yan,
ito yung ating line 1, itong may tip yan. Ayan ako, tapos ito yung ating line 2. So, yung line 1 natin is, itatap natin dito, dyan, sa ating line side. Ayan, base rito, ito yung input natin, o line input. Okay, ito yung line output natin. So, dito siya, okay. So, ulogan lang natin siya. Okay. So, now, ipapasok natin. Okay. Yan. So, naipasok natin ating line 1. So, now, ipit natin yung sasat sa ating electric meter. Yan. So, ipitan nyo. Yan. So, okay na siya. Dahil may ikpit, di mahugot yung ating wire. So, okay na siya, guys, no? Ayan. So, na-intap natin, guys, yung ating line 1. So, ito yung line 1 yung may tape dito sa ating input side. So, tayo yung line 2. Ito na sa input side. So, ngayon, tatap naman natin is yung ating output naman, line output, papunta sa ating breaker. So, ayan yung ating diagram. O, input, tsaka neutral. Line input, tsaka neutral. So, na-intap natin, guys. So, next natin yung sa output naman na supply. Okay? Okay. So, pagkabit guys ng breaker is madali lang. So, mayroon dito markings yan, makikita ko nyan. So, ito is, yan, yung butas na ilurus natin dito. So, ganyan lang sya. Tapa basic. Then, so, now, naikabit ko na yung ating breaker. Ito yung ating breaker. So, naifix ko na sya. Kung mapapansin nyo guys, meron ako rin jumper dito kasi itong breaker na to is gagawin natin dalawa. I-separate natin yung ilaw at yung para sa outlet, okay? So, ngayon, itatap na natin dito sa ating electric meter, okay? So, wait lang ha. So ngayon guys, ay kakabit na natin yung ating linya para sa ating output. Okay? So, ang unang kakabit natin dito guys, yung ating neutral. So ito yung ating neutral. Yan. Ito yung ating neutral dito. So ikabit natin dito sa terminal na to. Tsaka yung ating line output dito. Okay? So dito gating guys, katabit yung ating line. Okay? So wait nyo lang. Tatap ko lang. So ngayon guys, ay naikabit ko na yung ating para sa ating output. So ito yung ating neutral. So ito siya. So yung ating input na out, yung ating line output, itong may tape na diretso sa ating breaker. Okay? So now is lalagyan natin siya ng cover. Kukoveran natin ito.